Eh, mga pre, wala na ako editor. Mawawala na tayo ng editor ngayon, guys. Sa kadahilanan, sasabihin ko na sa inyo, guys, kung bakit. What's up, mga ka-OA? Shoutout sa mga ka-OA. What's up, mga ka-OA? Oh, yeah. What's up, mga ka-OA? So yun, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, guys, ay meron tayong i-announce sa inyo, guys. So ngayon, guys, kung nakikita nyo tong MacBook na to, meron siyang dahilan kung bakit siya nandyan. So ngayong araw, guys, puro guys ako, no? So ngayong araw, ang i-announce ko sa inyo ay mawawala na tayo ng editor ngayon, guys. Sa kadahilanan, sasabihin ko na sa inyo, guys, kung bakit. So ngayon, guys, editor yung... guys na naman. Editor nga yung mawawala sa atin ngayon. Pero tatawagin natin yung editor natin simula nung September, nung lumipat kami sa Brusco Mansion. Doon ako nagkaroon ng editor at hindi lang siya basta editor dahil sobrang lapit sa akin ng tao na to, guys. So tatawagin na natin si Kuis Iman. So ngayon, guys, kasama na natin si Kuis Iman. So sasabihin natin kung bakit at kung ano yung plano natin kung bakit hindi na natin siya magiging editor. So, unang-una, guys, may trabaho si Iman noon. Bago ako mag-suggest sa kanya na kung pwede ko siya tulungan para mapadali yung trabaho niya, at ito nga yung trabahong binigay ko para sa kanya. At yon ay ang maging editor. Editor siya ng vlog ko. Tapos, bukod pa dito, nagkaroon na rin kami ng mga plano ni Iman. Sabi ko noon na hindi ko lang siya basta magiging editor. So, tutulungan din natin siya sa mga vlogs na gagawin. Kasama siya, kasama sa Brusco, kasama sa Brusco family. At syempre, hindi lang siya basta editor kasi naging YouTuber na rin siya, diba? Yun. Si Iman, kinuha ko talaga siya as in, hindi pa talaga siya marunong mag-edit dito sa MacBook. Tapos sa cellphone, nung nagsisimula pa lang siya, konting-konti lang yung nalalaman niya tungkol dun sa mga, ano, sa mga pag-e-edit. So, pinagkatiwalaan ko si Iman kasi syempre, dahil kapatid natin siya at syempre, gusto natin makatulong. So, nagsimula ay ng halos dalawang buwan na ano tawag doon, man? Training. Parang ganun. Dalawang buwan na training, pero yung dalawang buwan na yon, guys, ay bayad yon syempre para makatulong tayo kay Kuis Iman. At syempre doon sa training na yon, eh inisip kong mabuti na kahit na baguan pa lang siya ay sisikapin ko na matuto siya para maging marunong doon sa trabaho na ibibigay natin sa kanya. At syempre, balang araw, yung ginawa ko na yon at ito na yon ay makakatulong para sa kanya dahil syempre marunong na siya ngayon mag-edit sa MacBook at marami na tayong na-share na knowledge sa kanya tungkol dito sa mga ginagawa natin. So, pagsalitain muna natin si Iman, anong masasabi mo man sa isang taon na pag-edit kay Kuya? Sa isang taon na pag-edit ko kay Kuya, ang dami ko natutunan. Syempre, nung una, nangangapa-ngapa pa ako, pero yun nga, sa tulong na rin ng impluensya ng mga katrabaho ni Kuya doon, ng Brusco, pati ng mga editors doon, and unti-unti ko natutunan mag-edit, tsaka marami akong natutunan sa kanila. Syempre pati na rin sa ano, sa pagbablog nila, lahat 'yon inaral ko, wala akong sinayang na panahon doon. At syempre gusto kong magpasalamat unang-una kay Kuya sa pagbibigay sa akin ng trabaho, at isa rin 'yon sa naging way para mas mapalapit pa sa akin syempre si Kuya. Syempre dati kasi nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, tapos hindi ko nakakasama si Kuya. Tapos ayun na nga, nung kinuha niya ako, mas nagkaroon kami ng bonding, tsaka syempre nagkaroon rin ako ng bagong tropa, which is yung Brusco Brothers, yung tropa ni Kuya. Ayun, nagkaroon rin kami ng tropahan talaga. Ayun, yun solid yun. Na pamilya. Yan, nagkaroon ako ng solid na pamilya sa tulong din ni Kuya. Yan. So yun, guys, eto na nga yung plano na iniisip ko noon, na hindi ko naman unang-una bago ko siya kinuha, hindi ko iniisip na habang buhay na to, napakatagal na editor natin si Iman. Hindi ko iniisip na ganon, guys. Bali para sa akin, gusto ko lang siyang matuto para pag dumating itong pagkakataon na to ay marunong na siya at kaya niya nang trabahuhin kung ano yung dapat niyang gawin para makatulong sa kanya at syempre para makatulong sa pamilya, diba? So yun naman talaga ang pinaka goal natin, ang makatulong sa pamilya, kaya namin ginagawa lahat ng to. At syempre itong pagbo-vlog kasi sa amin, hindi lang to basta kung saan kami kumukuha ng income, guys. So itong pagbo-vlog kasi namin ay ito yung lagi ko sinasabi sa intro na memories, guys. Ito kasi yung memories, gumagalaw na memories pagdating ng panahon
panahon na matatanda na kami, mapapanood namin yung mga video namin niya. So, sa akin, ako, lubos ako nagpapasalamat kay Quiz Ivan dahil nagampanan niya kung ano yung trabaho na binigay ko sa kanya. Siyempre, kasama namin si Andrick. Siyempre, si Iman din yung nag-e-edit kay Andrick. Yung padalawa-dalawa sa isang linggo na upload ni Andrick, guys, ko kay Andrick Story. Ayan, si Iman yung nag-e-edit doon. So, naka-walong edit na ako ngayon, guys, na sunod-sunod na ako na yung nag-edit noon. So, si Iman ay, bali, ang ginagawa lang namin, nagte-turn over kami ng mga, mga gagamitin namin. Kasi, guys, hindi naman natin basta hayaan si Quiz Iman na pag hindi na siya nag-e-edit, paano siya mag-e-edit? Kasi, nasa atin nga yung, yung editan, diba? So, ang gagawin namin ay, papahiram muna namin ni Mrs. yung isa naming MacBook para kay Iman, para habang nag-iipon pa siya para pampundar ng mga, okay, pang-invest ng mga gagamitin niya, may magagamit siya. At, ayun, sana, supportahan nyo pa rin si Quiz Iman at hindi naman siya nawala as family summit kasi ang tinanggal lang natin is yung pag-e-edit ni Iman. So, si Quiz Iman ay makakapag-focus na siya dun sa kanyang ginagawa sa pagbablog. Kasi, para sa akin, mahirap talaga yung iisip ka ng content, tapos nag-e-edit ka, tapos nag-e-edit ka pa sa iba. So, medyo mahirap yun. Kasi, merong time na yung habang nag-e-edit ka sa iba, meron ka na pala dapat magagawa ng magandang content na maipapakita mo. Kaso, hindi mo yung magagawa kasi nga nag-e-edit ka pa sa iba, diba? So, medyo mahirap yun. Kaya ngayon, gusto ko subukin si Iman sa kanyang mga gagawin na content at i-challenge natin si Quiz Iman na mas mapaganda pa yung mapapanood nyo sa kanyang channel. Yan, which is ito, yung Quiz Iman yan, na channel. So, itong last vlog na to, guys, ay kay Quiz Iman natin ipapa-edit din to. Last na edit niya dito sa ating YouTube channel, guys. So, ayun. Gusto ko lang magpasalamat kay Iman. Ayan. Tsaka, syempre, kay Andrick. Nagpapasalamat din si Andrick kay Quiz Iman kasi siya yung mga nag-edit nung mga sunod-sunod na vlogs ni Quiz Iman simula nung dumating siya sa amin. Ayan. So, ngayong wala na akong editor at siguro ang gagawin ko, ako muna yung mag-edit ng mga vlogs ko. Pero, siguro sa tagal ng, siguro, hindi ko pa alam kung ano yung plano ko ngayon, guys, kung ulit ako ng panibagong editor na makakasama namin, kung ano pang plan na gagawin ko. Siguro mag-a-announce na lang ako sakaling kukuha ako ng panibagong editor naman, no? Kasi nga, eto na nga si Ima. So, sana supportan nyo si Quiz Ima sa mga gagawin niyang content. So, supportan nyo kaming lahat, guys. So, ayun, na-announce ko na kung anong dapat kong i-announce ngayong araw. So, papamalita ko na lang din sa tropa, diba? So, ayun, guys, ito ko natatapusin yung vlog ko. At masaya ako na naging part si Quiz Ima ng mga napanood nyo. At syempre, yung napanood nyo, yan yung memories natin. So, yan, maraming salamat, Quiz Iman. Yan, salamat, man. Pagbutihin mo mabuti, man, ha. Yan. So, dito ko natatapusin itong vlog natin for today. So, maraming salamat sa lahat na nanonood. Syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, and turn your bell para update kayo sa mga latest upload ko. Teka lang, kinalimutan pala ako. Magbigay ka ng paborito mo na in-edit sa akin, man. Para, syempre, may ano na rin. Pinaka-paborito. Siguro yung, yung nagkaroon ng repa. Ah, si Repa. Kasi anine, kumbaga memorable yun eh. Kumbaga nagkaroon nun. Tapos marami rin, maraming nanood kasi marami talaga nag-abang nung vlog na yun. No? Tapos saka naman nahirapan man sa pag-i-edit para may idea sila. Parang wala naman. Hindi ka nahirapan sa mga edit. Siguro nung yung pinakauna mong vlog, doon ako nahirapan kasi una nangapa-ngapa ako eh. Tapos nung mga sumunod na vlog naman, ayun, okay na. Madali na. So, ayan. So, ayan. Pahabol na. Lang yun natanong. So, dito nga tatapusin yung vlog ko, guys. Maraming salamat, Quiz Iman. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. At nga pala, guys, malapit na yung birthday ni Andrick. Naghahanap kami ng venue, catering, ng basta kasama na yun. Full package na yun about sa catering tsaka yung mga MCs, gano'n, no? So, comment down below kayo, guys, kung meron kayong suggestion para sa amin, guys. So, o kaya i-message nyo ako. Nasa comment section din yung aking Gmail. O kaya nasa description yung aking Gmail. Message kayo sa akin doon, guys. So, yun, malapit na yung birthday ni Andrick, guys. Excited na ang lahat. Dito ko natapos yung vlog ko, guys. Subscribe! Last it! Tananang yan! Gusto nang senior daong, guys! Hey, mga pre! Wala na akong editor. Editor ka, bakit? Editor ng vlog, pare. Iman? Oo. Bakit? Ha? Bakit?
pinag-retard ko na siya, gawa siya para meron na siyang sariling ano. Mahirap po siya, nag-edit siya tapos nag-YouTube siya. Nahirapan siya. No? Ay, oo nga pala na! Wala ka nang edit. Hindi mo na mautuputin mo. Hindi! Yun yung pinapera ko. Napakalaki nga na sound channel. Ay, basta, edit mo na ako. Pasalamat tayo. Walang kapatid si Russell na ganyan. Dahil yun, oh, napanood nyo ba yung ginawa ko, pare? Oh, wait, wait, wait. Pare, sali mo, pamangkita doon. Yo. Ako bagger noon. Para mga Bruce Bruce dahil no, pare. Oh, napakalawak ng lupay namin doon. Oh. Sali mo, pamangkita doon. Kahit yung mga tatlo blocks. Eh, ito, wala nang editor to. Wala talagang editor. Ay, wala nga pala, eh, sariling sikap na pare. Ito rin, sariling sikap, matagal na. Oh, sino? Oh! Nahir ka na din, pare! Hindi ko talaga sasabihin ko! Hindi ko talaga ito, si pare, sariling sigap lang din yan. Tayo, sariling sigap, no? Isa, o. Sino mo si J-Pod sa movie? Si J-Pod. Ay, nandiyan tayo mga bata dito. Sila yung mga ano, sila mga boom, sila mga boom. Napakarami ko may gusto sumali doon sa ano namin? Anong tawag namin? Sa isang hukbo namin, no? Napakarami. Ay, sa isang hood. Ano, ang target na? Pulutong. Sa isang pulutong namin, napakadaming gusto sumali dito. Gusto mo sumali, pare? Iyak ka, iyak. Makakasali. Dapat pag sinabi ni Direk na iyak, iyak agad. Oo, mahusay yung mga ano dito. Napunod ko yun eh. May star magic, may lote. Lote magic, lote magic. Lote magic. Ito, baka yun, pwede yun. Ito na. Maaari, pwede. Ito kasi pangit eh. Ayaw. Sinasabi ko pangit. Ano, pangit ka banding? Oo, pangit ka banding. Ayaw agad mag-game. Malay natin, di ba? Ayaw agad mag-game mo kasi, pare. Maya, mapasali ka bigla. Oo, wala. Oo, sayang tuloy. Hindi ka nakakuha agad ng ano. May opportunity ka na. Yung mga ibang artista nga, pare. Di ba, sila Ramon Revilla na nasa lubong lang sa gas station. Tapos, yun na, nakakuha na siya. Angas ng tindig mo, pre. Tapos, yun. Artista nga. Oo. Ganyan mga artista. Oh, sayang, oh. May future ka pa naman sana. Ikaw dapat ang gagrap na Captain Barbell, oh. Sayang, pare.